Hello guys, welcome again sa ITS Information Technology Skills. On today's video, gagawa tayo or gagawin natin yung code kung paano yung autocompute ng age gamit ang VB.NET. Okay, so kung makikita natin dito sa screen ko, meron na akong nagawang design para hindi tayo magtagal and lalagyan na lang natin siya ng mga names. Okay, so meron na yung mga labels. Okay, so these labels will be used as a display lang. So, hindi na natin babaguhin yung mga pangalan. So, babaguhin lang natin ang pangalan is itong daytime picker, itong button, and itong text box na to. Okay, so for the daytime picker, lalagyan natin dito is DTP V-Day. Then, for the button, ang ilalagyan naman natin dito is BTN Compute. Tapos itong text box natin dito, dito magdi-display yung na-compute na age. So, TXT age na lang. Then, for the TXT age, gagawin natin siyang enabled false. Okay? So, hindi pwedeng mag-type ng age dito. Okay, so, baguhin lang natin yung size kasi konti lang naman yung age natin. Siguro na sa maximum 3 digits yung ipocompute lang natin na age. So, ngayon guys, dito muna tayo sa daytime picker natin. Kung makikita nyo, ang format niya, magdi-display yung day, yung month, yung number nung day, and the year. Okay? So, yan yung format. So, kung gusto natin baguhin yung format niya, pwede tayong pumunta sa format property. Okay, so, this is long. Okay, ibig sabihin ng long, di-display niya lahat. Pag pinalitan natin yan ng short, di-display niya lang yung month, day, and the year. Tapos, kung time, of course, time ang di-display niya, the current time. So, yung current time dyan is 4:12. Kung titignan natin dito sa calendar ko, 4:12. Then, we have the custom. Kung gusto natin i-customize yung format ng daytime picker natin. Let's say, gusto natin mauna yung year kaysa yung month kaysa yung day. Okay, so for me, okay na tong style na month, day, and year kasi gano'n naman talaga ang birthday. So, nung pinormat natin siya, baguhin na lang natin yung size kasi masyadong maluwang yung space. Okay, so, i-clean lang natin. Let's say, linya lang natin na ganyan with the compute. Then, ayusin natin yung design ulit natin. Okay? So, ngayon guys, lagyan natin ng code itong BTN compute natin. So, double click natin to para makapunta tayo dun sa my code view. Okay, so makikita nyo, meron tayong BTN compute underscore click. Dito tayo mag-code. Okay, so copy this code and I'll be explaining kung anong ibig niyang sabihin mamaya. Okay guys, so ngayon makikita nyo meron tayong dinagdag na variable now. Ang data type niya is a date time. Ang i-hold nitong now guys is yung current date na nakalagay dun sa calendar nyo. Okay, so date that now. Kung ano yung pinaka-current date na nandun sa calendar nyo, yun yung masisave dun sa now variable. Meron din tayong bday, same date time yung data type niya, and it will hold the value nung date time picker natin na bday. Okay? So, kung ano yung pinili mo na birthday mo dun sa daytime picker, yun yung masasave dun sa bday na variable. Then, meron tayong year as the integer. It will hold the year na na-compute nung current year natin and minus the birthday na pinili mo. So, guys, meron tayong condition dito. If the current month is less than dun sa birthday mo or yung current month is equal dun sa birthday mo pero mas maliit yung day, magma-minus yung year mo ng 1. Then, after the condition, of course, masasave na or madi-display na dun sa TXT age natin yung na-compute na year. Okay? So, yung edad ng user. So, let's try this program. Let's say, piliin lang muna natin is 2000. Okay, so, let's say February 12. Let's compute the age. Okay, so 1 ang age niya. So, bakit 1? Kasi kung titignan natin dito sa daytime picker, the current date is April 26, 2021. Okay, so kung February 12 ang birthday mo, 2020, of course, 1 year old ka na ngayon. Galing naman ni user. Okay, so let's try to edit the month
gawin natin siyang April 26. Okay, so April 26, 2020, ang current day natin today is April 26, 2021. I-click natin tong button compute. Okay, so 1 year old pa rin daw si user. Of course, 1 year old na siya kasi kabo-birthday niya ngayong araw na to. Then, let's change the day. Gawin natin siyang April 29. Then, let's click the button compute. So, makikita nyo dun sa TXT age natin, guys, 0 na siya kasi hindi pa siya nagbe-birthday. So, ganun po siya, guys. Now, if you want to change the format ng birthday natin, kasi kung minsan, let's say, April 1, bakante yun, medyo pangit siya tingnan, pwede naman natin i-format yung date-time picker natin. Okay, so, to format the date-time picker, punta lang tayo dito sa code ulit natin. Piliin natin dito sa objects natin si date-time picker. So, DTP birthday or B-day. Then, click natin yung value change. Okay, so, sa baba yun, click lang natin to. Okay, so, andito tayo, guys. Copy this code and I'll be explaining kung ano ibig niyang sabihin niya. So, dito sa value change, guys, nilagay natin is the daytime picker birthday dot custom format. Okay, so, i-customize natin yung format niya. So, ang magiging format niya is MMDD, apat na Y. So, yung capital M, guys, kapag nagpo-format tayo, that is 4 month. Okay, so, ibig sabihin kung dalawang M ang nakalagay dyan, dalawang numbers ang ilalagay. Kapag DD, dalawang day, and yung apat na year. So, copy lang natin tong code na to and ilalagay din natin siya dun sa form load. See, dito sa form load, copy-paste lang natin siya, guys. So, para ma-format agad. Okay, so let's try to run this program. Kung mapansin nyo, dalawang digit na yung month natin. 04, so for April. Then, 26, yung apat na year. Okay, so piliin tayo ng April 1. Okay, so 0401. So, ganun lang siya, guys. Now, kung gusto naman nating baguhin, gusto natin is abbreviation ng month. Okay, so tatlong M, ibig sabihin isu-shortcut niya yung month. Okay, so let's try. Pansin na meron tayong April na dito, yung shortcut ni April. Okay, so pwede lang natin i-format, depende sa gusto natin. So kapag apat na M yan, ibig sabihin ibubuo niya na yung buong month. Okay, so let's try ulit tong apat na M. So, nabuo na po. Kung gusto nating tanggalin yung dash, okay lang din. Tanggalin natin siya sa format. Just like that. Then, lagyan natin to ng comma. Pwede lang. So, ganun po siya, guys. So, pwede nating baguhin yung format ng daytime picker. Gamit lang po ang ganitong type ng code. Okay, so that's it, guys. Nakagawa na tayo ng code natin on how to auto-compute your age gamit ang VB.net. Kung nakatulong tong video na to, don't forget to like. And kung gusto mo pang matuto about computer programming, don't forget to subscribe and hit that notification bell for more tutorial videos. Bye!